Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ating matutunghayan ngayon ay isang sobrang nakakatakot, nakakakilabot, at makapigil hiningang karanasan ng tsuhin ng ating sender. With full consent po ito ha, kaya babanggitin ko ang totoong pangalan ng mga taong kabilang sa pangyayaring ito, pati na rin ang lugar. May kahabaan po ang kwentong ito, kaya sana masubaybayan nyo hanggang sa dulo. Maraming salamat po in advance sa lahat ng susubaybay, sa lahat ng bahagi ng kwentong ito, dahil hahatiin ko po ito sa ilang part. Simulan na natin ang kwento. Unang araw ng Abril, taong 1976 o 1976, ay napadpad ako sa isang maliit na baryo na matatagpuan mula sa parting hilagang kanluran ng Mindanao. Hindi ko na ilalagay ang eksaktong pangalan ng baryo dahil una sa lahat ay hindi ko po intensyon na sirain ang imahe nito at para na rin sa seguridad. Subalit kung tutukuyin naman natin, ang mismong lokasyon nito ay nasa pagitan lamang ng malaking bayan ng Cagayan de Oro at Initao, Misamis Oriental. Sa kasalukuyang panahon ay maituturing na ang lugar bilang isa sa pinaka-atraksyon sa bahaging Mindanao. Dahil sa mga turistang umaabot lamang sa 500 kada araw ang dumadayo para doon mag-unwind at mag-relax na rin. Bagamat na bago na nga ang lugar sa paglipas ng humigit kumulang 5 dekada, ngunit ibang-iba pa rin ang pakiramdam sa tuwing pumupukaw sa alaala ko ang dating itsura nito noon. Naglalakihang mga puno, nagtataas ang mga talahib, mabato at baku-bakong daan, at higit sa lahat ay ang napakadilim na kasuluk-sulukang kakahuyan. Kaya minsan, nananalaytay talaga sa kaibuturan ng aking pagkatao ang magkahalong kaba at kilabot sa tuwing naglalaro sa isipan ko ang nakakatakot na karanasan at mga mahirap na pagsubok na aking nalagpasan sa lugar na muntik ko nang maging huling hantungan. Ako nga po pala si Armando Loizaga. Ngunit tawagin niyo na lamang akong Ferrer. Yan kasi ang palayaw ko. At pamangkin ko po si JM dahil nakababata kong kapatid ang nanay nito. Kamakailan lang po ay aking narinig sa pamangkin ko na si Sir Carlo ay mahilig sa mga totoong kwentong katatakutan at kababalaghan. Kaya naman, humingi sa akin ng pahintulot ang pamangkin ko na ibahagi sa inyong programa ang naging karanasan ko noong ako nga ay mapadpad sa isang baryo na sa unang tingin ay hindi ko lubos akalain na may mga ganong klaseng nilalang pala ang umiiral at naninirahan sa naturang lugar. Simulan na natin ang aking kwento. Buwan ng Marso, sa 27th araw nito. Habang kasalukuyan kong hinihigop ang mainit na kape, sa labas ng aming tinutuluyang apartment ay nakatanggap ako ng isang liham mula sa aking kaibigan. Sa panahong iyon ay nasa Initao, Misamis Oriental na siya nakatira dahil inaalagaan niya doon ang kanyang lolang may sakit. Ang pangalan po ng kaibigan kong ito ay si Jonathan, tubong Cagayan de Oro. Nasa 21 anyos at pareho kami. 21 anyos din ako noong mga panahon na iyon, pero mas matanda nga lang ako sa kanya ng 2 buwan. At sa mga ganong edad nga,
ay malaking bulas na talaga ang isang binatilyo sa panahon namin. Matagal nang ulila si Jonathan mula nang mamatay ng maaga ang mga magulang niya. Kung kaya't ang lola niya na lamang ang tanging nag-aruga sa kanya mula pagkabata hanggang sa paglaki. Nakilala ko si Jonathan sa isang pabrika na pareho din naming pinagtatrabahuan noon. At ang pabrikang tinutukoy ko ay ang paggawaan ng bote na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Bulacan. Humigit kumulang 3 taon ko ring nakasama si Jonathan. Kaya naman, sa hinaba-haba din ng mga araw ng aming pinagsamahan sa trabaho, ay itinuring ko na siya bilang isang kapatid. Ngunit dumating ang isang punto sa buhay naming magkaibigan, ang problemang hindi inaasahan. Dahilan para maputol ang pansamantala naming masayang pagsasama bilang magkaibigan. Nakatanggap kasi si Jonathan ng isang sulat mula sa malapit niyang kamag-anak. Ayon pa sa sulat na kanyang natanggap, ay kailangan niya raw umuwi sa lalong madaling panahon para maalagaan ng husto ang lola niyang may sakit. Siyempre, inaamin kong nalungkot ako ng mga sandaling iyon sapagkat siya na lamang talaga ang lagi kong kasama. Kasangga sa lahat ng bagay, katulong sa lahat ng gawain, kasabay sa pagkain, paliligo at sa pagtulog. Dahil nga, stay in kami sa trabaho. Ang tinutukoy kong lugar na tinutuluyan namin ay isang dating bodega na pagmamay-ari din ng aming boss. Noong una ay tambakan lamang iyon ng mga boteng hindi na mapapakinabangan pa. Pero dahil sa kagustuhan ni boss na dapat maaga kami sa pagpasok sa trabaho, kaya ipinarenovate niya iyon. Kinumpuni, pinaganda at ginawang parang isang apartment. Nilagyan ng kwarto, sapat para maokupahan ng mga trabahador. Nasa humigit 30 katao lang kami noon. Kaya naman, tig-apat o di kaya tig-3 katao sa bawat kwarto. Ngunit sa isang kwarto ay kami lang ni Jonathan ang umuokupa. Katabi lang din ang pabrika ang bodega. Kaya't madaling araw pa lang ay nakakapasok na agad kami sa trabaho. Noong hindi pa nagbago ang bodega, ay nangungupahan pa kaming lahat sa malalayong lugar. Kaya ang iba ay madalas laging late sa trabaho. Pero kahit nasa bodega na ako nanunuluyan, paminsan-minsan ay nahuhuli pa rin talaga ako sa pagpasok. Dahil tuwing Linggo kapag araw ng pahinga, ay nagkakayayaan kaming uminom at kadalasan nga ay nahuhuli akong matulog. Hindi ko kasi nilulubayan ang isang boteng bilog kapag hindi talaga ito nauubos. Oo, malakas ako uminom pero nilalagay ko naman agad sa tiyan at hindi sa ulo. Kaya nga kapag naroon ako sa mga ganong sitwasyon na laging huli sa trabaho ay si Jonathan ang sumasalo sa aming boss. Close kasi ni boss si Jonathan. At siya lagi ang madalas nitong nakakausap sa lahat ng kanyang mga trabahador. Mabait kasi si Jonathan. Mapagkakatiwalaan at madali mo lang din makakagaanan ng loob. May mga pagkakataon pang kapag ipit ako sa pera ay hindi siya nag-aatubiling pahiramin ako. Kaya nga mailalarawan kong isang mabait na kaibigan si Jonathan. Dahil bukod sa mapagmalasakit nga, ay isa rin siyang mabuting tao. Nasabi ko ang mga ganitong bagay, hindi dahil sa sipsip ako, kundi ganun din siya ilarawan ng mga nakapaligid sa kanya. Balik na tayo sa naputol na bahagi. Nang mga sandaling iyon nga,
ay naunawaan ko naman ang naging pasya niyang pag-alis. Dahil sino ba naman ang makakatiis kung ang mahal natin sa buhay ay may malubhang karamdaman? At sa panahon ngang iyon ay dapat nasa tabi lang nila tayo para mapagkuhanan ng lakas, maalagaan, mapag-ukulan ng sapat na konsiderasyon at atensyon upang mabilis silang makarecover sa kanilang sakit. Kaagad namang pumayag si Boss sa hiling niyang pag-uwi sa probinsya. Pero tinanong naman siya kung makakabalik ba siya uli sa trabaho. Ngunit malungkot lamang siyang umiling na baka hindi na raw. Naintindihan naman siya ni Boss sa bahaging iyon at binigyan na lamang siya ng malaking halaga upang makatulong sa lola niyang may sakit. Natuwa naman ang kaibigan ko sa perang inabot sa kanya ni Boss at lubos talaga siyang nagpapasalamat dahil malaking tulong iyon at bihira sa mga panahong iyon na ang isang hamak lang na trabahador ay makakatanggap ng ganun kalaking halaga. Nalaman ko yun dahil sinabi niya sa akin kung magkano ang natanggap niya. Subalit bago pa man siya lumisan at makauwi sa probinsya, ay inabisuhan pa siya ni Boss na kung sakaling magbago pa raw ang isip niya at maisipang bumalik, ay maluwag pa rin siyang tatanggapin ni Boss. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pamamaalam sa amin ni Jonathan. Bumaha talaga ang mga luha ng sandaling iyon at nagyakapan pa kaming lahat. Biniro pa nga namin siya na baka pag-aasawa lang talaga ang uuwiin niya sa probinsya. Ngunit ngiti lang ang tanging iginanti niya at niyakap pa kami uli ng mahigpit. Nagtataka talaga ako habang masusi kong binubusisi ang sobring aking natanggap dahil may kaliitan lang ang sukat nito. Ngunit nang binasa ko ang nilalaman ng sulat ay dun pa lang ako nagulat. Heto po ang eksaktong nakasulat sa liham na aking natanggap. Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala ito, si Jonathan. Kumusta ka na? Siya nga pala, kasama ko na si lola ko at medyo nanunumbalik na ang dati nitong lakas. Dahil sa patuloy na pag-inom ng gamot na inireseta sa kanya ng doktor. Minsan, kapag nasa trabaho ako at wala sa bahay, ay pinapabantayan ko siya sa aking pamangkin. Kinuha kasi ako ng isang mayamang hasyendero dito sa lugar namin para magtabas ng mga tubo sa kanyang malawak na lupain. Sinunggaban ko na ang ganitong trabaho para naman may pangtustos at panggastos ako kay Lola para masuportahan ko siya sa mga pangangailangang medikal. Medyo malaki ang bigayan rito. Kaya naman, doble ang nakukuha kong sahod kumpara sa kinikita natin dyan. Kaya rin ako sumulat sa iyo kaibigan upang alukin ka sana ng trabaho. Dahil nangangailangan pa ang don ng maraming tauhan. Laking tuwa ko noon nang matapos kong basahin ang liham ng kaibigan ko. Hindi pa rin niya pala ako nakakalimutan at natuwa din ako dahil nakaka-recover ng muli ang kanyang lola. Kung kaya't sa mga oras ding iyon ay nagpasya na akong sunggaban ang inaalok niyang trabaho. Kung kaya't sa mga oras ding iyon ay nagpasya akong sunggaban na ang inaalok niyang trabaho. Sa mga panahong iyon, hindi na rin kasi ako masaya sa pabrika dahil simula nang umuwi nga si Jonathan sa probinsya ay ilang buwan lang ang nakaraan. Palagi na lang bugnutin at naging mainitin ang ulo ng boss namin. Hindi ko naman alam kung bakit. Hindi ko na rin maintindihan ang ugali ni boss. Halos ako na lang palagi ang sinisermonan kahit maayos ko namang ginagampanan ang trabaho ko.
Pero sadyang basta inchik yata talaga ay bugnutin. Simula nang mabuo ang pasya ko, ay nang araw ding iyon, nagpaalam na ako kay boss na aalis na sa trabaho. Napagtanto ko rin kasi na baka yun na siguro ang tamang pagkakataon para sumubok naman ako ng ibang trabaho at makipagsapalaran sa ibang lugar. Muli kong sinipat ang liham at binasang maigi ang nakatalang address. Pagkatapos ay mabilis ko nang hinigop ang nilalamig kong kape. Kinabukasan, pagputok pa lang ng araw, ay tumulak na kaagad ako patungong sa kaya ng bus. Dala ang pagkasabik na muli kong makikita ang aking kaibigan na si Jonathan. Dala ang isang malaking bag na naglalaman ng mga personal kong kagamitan, ay sumakay na ako sa bus. Suot ko din noong araw na iyon ang itim na sombrerong ibinigay sa akin ni Jonathan. Ibinigay niya iyon bilang remembrance bago siya umalis ng trabaho. Tumagal lang halos isang oras ang biyahe bago makarating ang sinasakyan kong bus sa terminal sa Cubao sa Quezon City. At pagkababa ko ng bus ay sumakay naman agad ako ng taxi patungong pier. Humigit kumulang isang oras din ang ginugol ko sa loob ng sasakyan bago ako maihatid ng taxing sinasakyan ko sa destinasyon. Hindi pa naman kasi ganun karami ang sasakyan sa buong parte ng Luzon, kaya wala pang masyadong traffic nung mga panahong iyon. Pagkarating ko sa pier ay dumiretso na kaagad ako sa ticketing booth. Nahirapan pa nga ako sa pagpila dahil siksikan at dagsaan talaga ang mga tao na bumibili ng tiket. Nahalata namang magsisiuwian din sa kani-kanilang mga probinsya dahil magmamahal na araw nga noon. Nang makakuha na ako ng sariling tiket ay naisipan kong kumain na muna. Kaya nilagay ko sa bag ang nabili kong tiket at nagtungo na sa labasan upang maghanap ng malapit na kainan sa lugar na iyon. Nalula pa nga ang paningin ko dahil sa dami ng mga restaurant ang nagkalat sa lugar. Ngunit hindi ako agad makapwesto dahil karamihan sa nasilayan kong restaurant ay puno na ng mga gutom na customer. Kaya naglakad-lakad na lang ako at naghanap hanggang sa matanaw ko mula sa kabilang kalsada ang isang maliit na karinderya. Kaya mabilis na akong tumawid sa kalsada at tinungo ko iyon. Pagkalapit ko sa karinderya ay nakangiti akong binati ng matandang babae. Nasa palagay ko ay nasa 50 anyos na pataas. Magandang tanghali sa iyo, iho! Kakain ka ba? Sabay gumanti din ako ng ngiti. Opo, ano pong bagong luto nyo rito, manang? Tanong ko, sabay binuksan isa-isa ang mga kalderong nakahilera sa mahabang lamesa. Naku, iho! Umupo ka na riyan! Tamang-tama, kakaluto ko pa lang nitong tinolang bangus! Sabay inabot niya sa akin ang kutsara at tinidor. Sige po, yan na lang siguro. Pero yung ulo po sana manang ha. Paborito ko kasi yung ulo eh. Tsaka dalawang mangkok na rin ang kanin. Nakangiti kong tugon at umupo na sa upuang yari sa kahoy na tinapalan lamang ng floor mat. Sabay nilapag sa tabi ang bag ko habang hinihintay ko ang aking order. Biglang napatulo ang laway ko nang inilapag na nga ng matanda sa aking harapan ang nag-iinit na sabaw. Sa amoy pa lang ng usok ay halatang masarap na kahit di ko pa nahihigop o natitikman man lang ang sabaw nito. Kaya hindi na ako nakapagpigil sa sobrang pagkasabik na malantakan ang pagkaing nakahain sa akin.
Pagkaabot na pagkaabot pa lang ng 2 mangkok na kanin, ay agad ko na iyong chinibog. Oh, hinay-hinay lang sa pagsubo, iho. Para ka namang mauubusan eh. Natatawang saad pa ng matanda habang pinapanood akong kumain. Ngumiti lang ako at nagpatuloy pa sa pagsubo. Sa sobrang gutom at pagod sa biyahe, ay mabilis ko lang naubos ang inihain ni Manang. Nahiya pa nga ako kasi dinig na dinig niya ang malakas kong pagdighay dahil sa sobrang kabusugan at naparami din ang pag-inom ko ng tubig. Saang lugar ka ba nang galing, iho, at gutom na gutom ka? Tanong ng matanda na natatawa pa din. Ngunit hindi na ako tumugon dahil sa naramdaman kong hiya, kung kaya't dumukot na lang ako sa bulsa para bayaran ang kinain ko. Pagkaabot ko ng bayad ay natapat sa paningin ko ang isang orasan na nakasabit sa may dingding. May isang oras pa pala ang nalalabi bago umalis ang barkong sasakyan ko. Kaya nagpahinga muna ako saglit sa karinderya. Habang nakaupo ay panay naman ang pagpaypay ko sa sarili gamit iyong sombrero. Sobrang maalinsangan kasi ng panahong iyon. Maya-maya pa'y nakaramdam ako bigla ng pamimigat ng pantog. Kaya nagpaalam ako kay Manang na pakibantayan muna ang bag ko dahil iihi lang ako saglit. Ngunit bago ako umalis ay naitanong ko muna sa kanya kung saan banda ang pinakamalapit na banyo sa lugar. Buhat naman sa kinakaupuan ko ay itinuro niya ang isang restaurant na katapat lang din ng pwesto niya. Nahirapan pa nga ako sa pagpasok sa restaurant na iyon dahil sa dami ng customer sa loob at pagkadating ko sa dulo ay nabungaran ko ang isang babaeng kasalukuyang naglilinis sa bungad ng banyo. Ngumiti lang ako sa kanya kaya pinadaan naman niya ako sabay turo pa sa banyo na panlalaki. 2 kasi ang banyo sa loob, para sa babae at para sa lalaki. Pagkapasok ko sa loob ng banyo ay agad akong pumesto sa tapat ng inidoro, sabay pinakawalan ang namimigat kong pantog. Ngunit hindi pa man ako nakakatapos ay narinig kong nagbukas din ang pinto sa kabilang banyo. Pero nagsawalang kibo lang ako at nagpatuloy lang sa pag-ihi. Baka yung babae lang? Ika ko pa sa isip ko. Sa panahong iyon ay magkatabi pa. Ay teka, hindi lang pala basta magkatabi, kundi magkadikit pa ang banyo ng lalaki at babae. At tanging manipis na pader lang ang nagsisilbing pagitan o harang ng 2 magkadikit na banyo. Pasipul-sipul pa ako noon habang ninanamnam ang kiliting dulot ng paglabas ng likidong mula sa aking katawan at kasabay din noon ang pag-aalboroto naman ng sikmura ko. Kaya malamang sa alamang ay mauutot na naman ako sa mga oras na iyon. Pero tiniis ko lang ito at pinigilan ko munang huwag sumungaw. Hindi naman ako noon nadudumi. Ganon kasi talaga ako kapag umiihi, may panakanak ang pag-utot. Kaya hanggat kaya ko pa ay kinontrol ko muna ito. Nakakahiya kasi kapag narinig iyon ng tao sa kabila at natitiyak kong pagtatawanan lang ako. Subalit, napaigtad na lang ako sa gulat nang biglang kumalabog ng malakas ang pader ng banyo. Kaya napahinto ako sa pagsipol at humingi ng paumanhin sa katabi kong kasalukuyang nasa loob ng banyo dahil baka siguro naingayan sa akin. Tapos biglang may nagsalita na boses lalaki.
Kapag alam mong malalim na ang pinaglubugan mo, ay itigil mo na ang paghukay. Nagtaka ako sa mga katagang binitawan nito. Ngunit ang lubos kong ipinagtataka ay bakit boses lalaki iyon, e CRE iyon na pambabae. Ha? Hindi kita maintindihan. Sino ka ba? At anong ibig mong sabihin? Tanong ko pa doon sa kabila. Intindihin mong mabuti ang sinabi ko. Muli pang sagot noon, sabay narinig kong nagbukasara ang pinto ng banyo. Uy, teka lang! Mabilis kong sinuot ang pantalon ko para harapin ang lalaki. Pero paglabas ko ng banyo, ay hindi ko na ito naabutan pa dahil sa ang bilis nitong naglaho at tanging malakas na hangin lang ang sumalubong sa akin. Kaya kinilabutan ako agad, sabay nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Kaya't napako tuloy sa sahig ang aking mga paa at hindi na ako nakagalaw. Subalit, muli na naman akong ginulantang ng kilabot nang biglang magbukas ang pinto ng banyo kung saan nang galing iyong lalaking nagsalita. Iniluwa nito ang babaeng nakita ko kanina sa pagpasok ko pa lang ng banyo. Pansamantala po muna nating puputulin ang kwentong ito ha. Magsama-sama po tayong muli sa pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Ginoong Ferrer. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ha, inaanyayahan ko po kayo na maging kabilang sa tribo ng mga mababait, may takot sa poong may kapal at may respeto sa isa't isa. Pindutin lang po ang subscribe button at ang bell na rin sa tabi para mas marami pa tayong kwentong pagsaluhan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.